positive side, syempre yung forma. Eh no, di ba? Ang ganda ng forma nila parehas. Ang angas, di ba? Ang angas nila parehas, di ba? Eh no. Di ba? Ang ganda. Ang ganda nila tignan. Okay, yung bigat, mas mabigat po si Jilly Helmet kisa dito sa eto, sa Titi Corsia to. Magkanto ng konti. Okay, yung foam. Halos parehas lang yung foam para sa akin. Pero pag kinapa mo, medyo mas malambot to sa TT course na to. Mas malambot ng konti. Kamusta? Kamusta? Yan mga katrops natin dyan. Welcome to my channel. Siyempre welcome sa aking bata. Sa ating bagong video. So magko-convert tayo ng isang mga hottest o pinaka sikat na brand talaga o pinaka ha, sabi ko nga kanina, pinaka hottest o Elizabeth Inain at saka syempre sikat at syempre yung nagsumisikat. Ayan, syempre ganoon lang sabihin natin, isang sikat na sikat talaga na pag dumating inaubusan ng stock, o yung isa naman na bago pa lang lumalakas talaga pero matagal na rin siya, almost 1 year na rin siya dito sa Pilipinas. Kaya lang ngayon talaga putok na to itong pangalan na to. Mga katrops, eto na, simulan na natin ang pag-review at pag-confer ng KYT Helmet at si Jilly Helmet. Ang kukunin natin sa Jilly Helmet ay yung Chameleon, kasi ang Chameleon isa sa mga trending na design at kulay ni Jilly Helmet. Samantalang kay KYT naman, ang kukunin natin o itatapat natin kay Jilly Helmet ay yung kanilang Arvolino na TT Course. Okay, sa price, natin ang price. Si TT Course, ang presyo niya is 3,800 pesos at si Jilly Helmet naman, mga katrops, ay 3,500 na Chameleon. Eto na si KYT. So, KYT, clear lens. Tapos, naka-anti-fog film. Ayan. Meron dyang IC sticker. Double D-ring. So, eto yung kakaiba kay KYT at sa mga ibang helmet. Si KYT ay naka-double D-ring. So, ito yung double D-ring na tinatawag natin. You know? So, yan. Then, ito lang po talaga si TT Course na Arvolino. Wala po siyang previs. Ha? Lilinawin natin na walang previs talaga si TT Course. Pero talagang patok na patok sa mga tao, sa mga rider. Ano ba ang meron dito sa clear lens na to? Yan. Pag tinignan natin mga katrops, parang normal o typical din naman na lens siya. Pero yung isang video ko, kung nakita nyo o natatandaan ninyo, binaril na rin to ng rifle, hindi siya nabasag. Mismo dito, binaril to ng rifle, hindi siya nabasag. So, ibig sabihin, ganun kakunat ang lens nito ni TT Course na to. Ayan, si then, for ano niya, kanyang airbend. Meron siyang airbend dito. Ito. Airbend. Tapos dito, sa taas, meron siyang airbend. Okay. Tapos meron pa siyang airbend dito. Ayan, oh. Ayan, airbend. And then, syempre, yung exhaust niya. Dito lang. So, ito yung pinaka-exhaust niya. So, ito na ngayon, si Arvolino na TT Course na KYT. Yung foam. So, huwag natin kakalimutan yung foam. Washable ang foam niya. Ayan. So, napakaganda ng foam. Tanglinis. Syempre, pulido. Then, the rest, wala na siya manong ng kakaiba sa foam. Pero, yan. Yan. Okay? Ito na po si KYT, TT Course na Arvolino. At ngayon, titingnan naman natin si Chameleon. Hop! Ito naman si Chameleon na Jilly Helmet. Si Jilly Helmet po, mga katroops, ay nagkakahalaga ng 3,500 pesos. Naka-clear lens. Pero meron siyang libreng tawag nila dito is iridium lens. So merong iridium lens na kasama, naka dual visor, tapos meron din kasamang spoiler. So yung spoiler nila may libre ding isa. Ayan. Okay? Then ito naman naka PS mark. Si kung si TT Course kanina is naka IC sticker, ito naman naka PS mark. Ngayon, sabi ng ano iba, dagdag ko lang pagbuba ang helmet ko ay naka PS mark, mahuhuli po ba to? Wala siyang IC sticker, PS mark lang nakalagaya. Mga katrops, hindi po kayo pwedeng hulihin kapag nakalagay sa inyo PS mark. Ano po yung PS mark? Ganito po nakalagay. Yan. Yan ang PS mark natin. Kasi po, dito sa Pilipinas, dalawa lang ang pwedeng
gamitin natin, o dalawa lang yung in-order talaga ni LTO or ni DTI. Ito yung ICC sticker, saka yung PS Micro. So, ibig sabihin, ayun naman sa dalawang yon, kung meron ka sa helmet mo, ay legal yan at hindi ka pwedeng hulihin. Mahuhuli ka lang kung wala ka nun, dalawang yon, or kung dalawa yung nakalagay sa helmet mo. Meron ka ng ICC sticker, meron ka pang PS Micro. Bawal naman yon kasi illegal yung pagkakalagay nun. Okay? So, balikan natin si Gilly Helmet. Dual visor. Yan. Ah, syempre, meron siyang sunglasses ready. Okay. Intercom ready. Yung sa loob niya. So, intercom ready. Ano ba intercom? Yung mga mahilig maglagay ng head dito. Yung mga, syempre, yung mga music. Mahilig mag-music. O kaya mag-ride na ayaw nila nasisigawan sila. So, nilalagay, gumagam sila ng intercom. Ito, kasama na sa intercom. Meron na siya dito panlagay. Then, naka-quick release. Yan. Quick release, tapos yung kanyang foam. Ayan. So, kita nyo naman yung foam niya. Kakaiba yung kulay, sabi nga, is parang nasa sopa or nasa set yung kanyang foam. At syempre, washable yan. So, natatanggal yung mga pads niya, pati dito. Ayan. So, yun. Okay. Eto na si Gilly Helmet Chameleon. Okay. Maganda rin pinakita ko, maganda rin sinabi ko sa inyo. Diba? Ngayon, magbibigay ako ng negative side o downside ng bawat isang to. Kasi, tulad na sinabi ko dati sa mga nakakaraang video ko, tayo po ay nag-review, hindi po tayo binayaran ni KYT, hindi po tayo binayaran ni Gilly para mag-promote or para mag-review ng mga helmet nila. Okay, clear lang po ah, di ba? Sabi ko disclaimer lang sa mga brand ng helmet yan. Wala po tayong sponsor o hindi po tayo ni-sponsoran nila, hindi po tayo binayaran, inuulit ko, para review ang helmet nila. Kaya open po tayo na magbigay ng comment or magbigay ng downside sa bawat helmet na nire-review natin. Okay, sa ngayon po, ganun yun. Okay, so, eto na. Downside na tayo. Nabanggit ko na yung positive side at negative side. Positive side, nasabi ko na, di ba yung magaganda sa kanila. Okay, sige na, bigyan muna kita ng, bigyan muna namin kayo, ko kayo, ng positive side. Siyempre yung forma. Ayan o, di ba? Ang ganda ng forma nila parehas. Ang angas, di ba? Ang angas nila parehas. Di ba? Ayan o. Di ba? Ang ganda. Ang ganda na nila tignan. Okay, yung bigat, mas mabigat po si Gilly Helmet. Kisa dito sa, eto, sa titi ko siya to. Magkanto ng konti. Okay, yung foam. Halos parehas lang yung foam para sa akin. Pero pag kinapa mo, medyo mas malambot to sa TT course na to. Mas malambot ng konti. Shoutout syempre sa TT course community, tsaka sa Gilly Helmet community, shoutout sa inyo. Okay, downside na tayo kasi gusto ko na rin na mapagbigay. Unahin natin si Gilly Helmet. Okay. Ito kasi minsan nababasa na rin natin sa page. So, nagkakaroon ng issue talaga si crack. Nagkakaroon lang siya ng crack yung kanyang lens. Si version 1 na to. Ayan. Yung lens niya, ano yung lens? Nagkakaroon siya ng crack dun mismo sa film lock. So, pinaka film lock niya, eto, kukunin natin yung isa nating sample. Ayan, mga katros dito. Dito siya nagkakaroon, nag-start ng crack. So, ito nagiging issue ngayon ni Gilly. Simula sa iridium lens hanggang sa clear lens, nagkakaroon siya ng crack dito. So, yan. Iyan ang isa sa mga nagiging problema talaga ni Gilly Helmet. Yung iba, meron daw na kumukupas. So, hindi ko pa naman nakikita yun. May nakita na pala tayo, isang kaibigan natin na kumukupas talaga. Siguro, depende sa gamit niya ng helmet. Baka mamaya talaga namang ulan, araw, tapos yung init, yung biyahe niya talagang ginagawa niya talagang mabuti. Kaya, or hindi niya masyadong naalagaan yung helmet niya. Kaya kumukupas. Pero, meron na rin ako naririnig, ibang brand kumukupas na rin. Nagkakaroon ng kupas. Okay. Si TT course naman. 'Di ba? Napakaganda ni TT course. Downside. Ito alam na ng lahat. Wind noise. 'Di ba? Sabi nila malakas daw wind noise ni KYT. Pero ayoko magsalita noon kasi hindi ko pa nagagamit sa actual ang wind. Kung may malakas talagang wind noise si TT course or si KYT na 'to. Sabi nila marami kasi nagbabanggit na ganun daw na malakas kasi minsan naman, alam nyo ba, kaya nagkakaroon ng wind noise is depende sa pitting ng ulo natin. Baka mamaya kasi pagpipit natin, masyadong maluwag, kaya pumapasok lahat yung hangin sa ulo natin o sa helmet natin. So, depende pa rin yan. Pero sabi nila, yun lang daw,
yung problema ni TT Course ay ma-wind noise or ni KYT ma-wind noise. Yun lang, the rest, wala na. Okay. Yan. Ayan na yung dalawa nating ni-review, yung dalawang helmet na to. Si Chameleon na, siyempre ni Gili Helmet, at siyempre si KYT na Arbolino. Okay. Sino ba ang maganda sa dalawa? Siyempre, ito magaan. Ito, tama lang yung bigat niya. Okay lang. Yung foam, pag tinignan mo yung foam niya, ayan o. Ayan o, tingnan nyo. Kayo ng balang musga sa foam. Kung ano sa tingin nyo pinakamagandang foam sa kanilang dalawa. Ito, hawak natin. Mas malambot ng konti ito. Ito, medyo makapal talaga. Ito naman, naka double D-ring. Ayan. Double D-ring. Ito naman, naka strap. Quick release strap. Okay. Sa harapan, single visor, dual visor, may libreng lens, may libreng spoiler. Okay. Intercom ready, at saka sunglasses ready. Si KYT, walang ganon. Pero, naka-finlock ready. At mas maporma naman si KYT. Walang spoiler, ha? Okay! Yun lang, mga katroops. Yun, sana nakatulong ako sa review natin o sa comparison ng dalawa. Kasi, dalawa helmet na to na sikat talaga. Ngayon, dito sa Pilipinas. Siyempre, Arbolino, imposibleng hindi mo. So, shoutout siyempre sa KYT Philippines, yung mga big three, siyempre si KYT TT Course, Arbolino, si Plax, at siyempre De La Porta o yung sinatawag nila na Leopard. Yan. Then, siyempre, shoutout naman sa SBDTI, yan sa Gili Helmet Philippines din, sa napakaangas nilang Chameleon. Ayan. Available nga pala ito, mga katroops, dito sa Helmet House. Sabay yung Helmet House, Katapata Noms, Cabuyo, Laguna, ito yung main branch nila, at meron din silang branch sa Santa Rosa, malapit lang sa Grand River Stone. O mismo Grand River Stone na po yun, and located dyan doon. Malapit lang po siya sa Mirago at sa Ecamatic. So, kung naghahanap kayo ng mga brand ng helmet, so, follow nyo yung page niya, Helmet House Santa Rosa branch, at syempre Helmet House Cabuyo. Iyon po yung main branch. Syempre, shoutout center sa lahat ng mga kaibigan natin. Syempre, si Yonats TV. Huwag nyo kakalimutan, shoutout, puntahan, at check nyo yung page ni Yonats TV page. At saka hindi lang yan, yung YouTube channel niya. Subscribe nyo na rin, tignan nyo yung review niya kanya ng mga motorsiklo. So, si Yonats TV po yun, mga katroops. Check nyo, and huwag nyo kakalimutan subscribe, eh, kasama natin lagi siya sa pagbablog, o syempre, lagi nating kasama at isang mabuting kaibigan. Okay, so yun lang mga top. Sir, Mrs. Sprint, maraming salamat. Sila Mao, sila Monsaige, syempre, sila Tata Moto, Secret Shop, and maraming salamat sa inyo. Salute sa inyo, ride safe always, God bless always. Bahala na kayong pumili, because your family is waiting for you. Bye-bye!